Matapos ang laban ni Spence at Garcia, ay agad naman nagbigay papuri at bumati ang ating pambansang kamao sa pagkapanalo ni Spence kay Danny Garcia. Makalipas lang din ng ilang oras, ay agad naman sumagot si Spence sa ating pambansang kamao. Matatandaan na matagal na rin naghahamon at nag-aasam na makatapat ni Spence ang ating pambansang kamao. And do you want Manny Pacquiao, assuming all goes according to plan after Sean Porter? So, you know, I want Manny Pacquiao. Sa laban nga nito kay Mikey Garcia ay personal na nanood ang ating pambansang kamao sa AT&T Stadium sa Arlington, Texas. At harapang ding hinamon ni Spence si Pacman. And it'd be my honor to fight him next. Would, is that the fight you want next, Manny? Yeah, why not? I mean, we'll give the fans a good fight. Would you want to do it right here in AT&T Stadium? I saw Mr. Jones. I don't know where he went. I'm sure he would have no qualms about doing that. Well, I'm so happy to be here in Dallas. At kamakailan nga lang sa pagkakapanalo ni Spence kay Garcia ay muling naging usap-usapan na baka matuloy na ang pagharap ng dalawa sa 2021. Ayon nga kay Kevin Lol na isang kilalang writer ng Yahoo Sports ay nakausap niya si Sean Gibbons na presidente ng MP Promotion na sabi daw nito na interesado si Pacman na makaharap si Spence sa 2021. Nung kasagsagan nga ng laban ni Errol Spence at Danny Garcia, ay nag-tweet si Kevin Lol na nanonood ang ating pambansang kamao sa laban ng dalawa, na sinang-ayunan at niretweet din ang ating pambansang kamao. Kaya kung nanonood nga si Pacman at naging interesado siya na makalaban si Errol Spence Jr., ay malamang na nakagawa kagad ito ng game plan at nakitaan niya ng butas kung paanong tatalunin si Errol Spence. Noon pa man ay sinasabi na ni Pacman ang pamamaraan kung paanong talunin ang kagaya ni Errol Spence Jr. Thank you. Maybe the fight between you, your approach with Errol Spence fight would be to use speed. That would be your approach because, you know, you would use similar stature that Mikey Garcia. Speed. Right. That's the most important thing. Maybe how you fight with a bigger opponent. Speed is the key. Speed is the key. You cannot compete with power because it's bigger than you. See? It's because it's bigger than you. You can level up his power because it's bigger than you. You're moving up to another bigger opponent. But the most important thing when you fight, that's my strategy, that's my experience. Make sure that you are faster than him. The speed is the key. And similarly, you get Manny Pacquiao to step in the ring, and basically he's a 10 years older version of Mikey Garcia. So can you honestly say, knowing what you know about your own skill, that would be a competitive, good fight? Well, it's definitely a competitive fight. Like I said, Manny Pacquiao, he's blood and guts. So that'd definitely be a great fight. He's a future Hall of Famer, and he's on his way out, and I'd definitely give him that retirement check that he'd been needing. Maraming salamat po sa mga bagong nag-subscribe sa ating channel. At sa mga gustong magpa-promote at magpa-shoutout, comment down lang po. And again, maraming pong salamat.